Pinuri at pinasasalamatan ng OFW party list ang lahat ng mga tumulong para mabigyan ng kapatawaran ng tatlong nahatulang overseas Filipino workers mula sa United Arab Emirates, kung saan dalawa sa kanila ay nakasalang na sa kamatayan. Bukod pa dito, nagpahayag din ng taus-pusong pasasalamat si OFW party list Representative Marisa Delmar Magsino kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos umapila ang punong ehekutibo sa gobyerno ng UAE para mabigyan ng pardon ang naturang OFWs. Dagdag pa ng kongresista, ang kaso na ito ay nagpapakilala ng kahalagan ng pagpupursige ng bansa na patuloy bantayan ang kapakanan ng mga Pilipinong nasa death row sa mga bansang pinagtatrabahuan. Una na rin nagbigay ng pahayag ang mambabatas kaugnay sa nilalaman ng inihain na House Resolution No. 634 noong January 9, 2023 ng OFW Party List. Nagkaroon ng mga pagdinig ang Committee on Overseas Workers Affairs patungkol dito, kung saan ang kahalagan ng pagsilip ng kalagayan ng mga OFWs na nahatulan ng capital offenses at ang mga nasa death row. Kasama na rin anya ang patuloy na pagbigay ng legal assistance, lalo na't kung may pag-asang mabaliktad ang mga hatol sa mga Pilipino. Ipinaliwanag din ni Magsino na hindi humihinto ang OFW Party List Group sa pagkakaloob ng serbisyo para sa mga OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal services, kabilang na ang pagbibigay ng assistance para sa mga Pilipinong nasintensyahan ng parusang kamatayan. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang OFW Party List sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs tungkol sa kanilang mga aksyon sa mga OFW na kasalukuyang nasa death row sa Malaysia, China, Saudi Arabia, UAE, Brunei Darussalam, Indonesia at Japan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cherylite Naguulat, SMNA News.